Hello, hello mga momshies! After naming nag-lunch, pumunta na kami agad dito sa Aeon. Dahil nga matagal nang naka-schedule na maglalaro daw ang anak ko dito. Tingnan nyo naman at happy-happy ang bata. At mas nauna pa siya sa akin pagbaba namin ng elevator. Dito sa floor na ito, nandito yung game center. Nandito na lahat yung mga claw machines, video games, pachinko, and photo booth. Pero dito talaga sa kid zone ang target naming pupuntahan. At dahil member na kami dito, may card na kami. 1,100 yen lang ang binayaran namin ng anak ko for 60 minutes. At pagpasok nga namin dito, mag-aalkohol muna to sanitize. And then, tatanggalin ang shoes. Ang kagandahan dito ay may locker sila. Iba yung locker ng bag at iba yung locker ng shoes. Hindi ko pa nga nilalagay yung sapatos namin ng anak ko. Tumakbo na agad siya papunta sa mga laruan. Sa sobrang excited ng anak ko, hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Sa sobrang lawak nito, hindi na niya alam kung saan siya magsisimula. First stop niya nga itong bombero dahil may nasunugan daw to the rescue ang little Kaden. At sa sobrang bilis ba naman ng fireman na ito, tumawag pa siya ng backup. At dahil hindi na nga mahintay yung mga kasama niya, siya na lang mag-isa ang gumawa ng trabaho niya. At dahil may nasugatan sa sunog, agad niyang dinala sa hospital para gamutin ito. Isa pa lang doktor si little Kaden. At dahil hindi niya malaman kung paano gagamutin ang pasyente niya, iniwan na lang ito. Tapos na daw kasi ang shift niya. Pauwi na nga sana si little Kaden, kaya lang daan daw muna siya ng supermarket. Bili nga daw muna siya ng mga gulay na pang pinakbet. Dahil magluluto nga daw siya ng Ilocanong pinakbet. Ang pak na pak, bet na bet, pakbet. Pero teka, walang bell pepper ang pinakbet ah. Ay, pang kaldereta daw pala yun. At hindi pa nga tapos mamalengke si little Kaden. Diyos ko, pang isang buwanan ata yung pinalengke niya. At nung matapos na siyang mamalengke, nagbayad na rin siya agad. Buti na lang may kaibigan tong si little Kaden. At siya yung kasama niyang naglalaro ngayon dito sa Aeon. At pagkatapos niyang laruin ang mga gulay na ito, ibinalik na rin niya kung saan niya kinuha. Siyempre, ligpit mo, kalat mo. At dahil nagutom ako, gusto ko ng sushi. At itong dalawa pala ang may-ari ng sushihan na to. At pagkatapos kong nakuha yung order ko, nagbayad na rin ako agad. After kong kumain ng sushi, parang gusto ko agad ng dessert. At nakita ko nga itong ice cream. Diyos ko, si little Kaden na naman ang may-ari ng ice cream na to. Agad-agad na nga akong nag-order ng cookies and cream na paborito kong flavor. At napakasarap naman pala talaga ng ice cream nyo. Siguradong babalik-balikan ko ito. Binalikan na nga niya yung pasyente niya kanina. And finally, nagre-recover na siya. Sabi ko, gusto ko ng burger. At buti na lang, nakita ko itong burger shop ni little Kaden. Nag-order nga ako dito ng cheeseburger set. Si little Kaden, pinabayaan na yung burger shop niya at nakipagkarera na. Itong si little Kaden, parang balak niya atang mag-engineer. Gusto daw kasi niyang mag-build ng house. Kaya ang sabi ko kay little Kaden, sige anak, tulungan kita mag-build ng house dito. Ay, Diyos ko po, parang napasubo ata ako dito. Ang hirap pala mag-build ng house. Kaya sabi ko sa anak ko, iba na lang yung laruin natin. Kaya naman, ang anak ko nagpunta na dito. Ito yung gustong gusto niya eh. Takbo dito, takbo doon. Diyos ko, walang kapaguran. Kaya naman, nakitakbo na rin ako. Sasabayan ko ang trip niya. Pumunta na nga rin kami dito para magpagulong-gulong. Diyos ko po, hiningal ako. At kaya naman, inaya ko siya saglit dito para makapagpahinga muna. Pero hindi mapakali. Hindi nagtagal, pumunta naman siya agad dito sa may slide. At ako naman, trinay ko mag-shoot ng ball. Diyos ko, hindi talaga ako marunong mag-shoot. Nag-slide nga itong dalawa, kaso nagkauntugan. Pero okay lang, wala namang nasugatan. Yun nga lang, ayaw nang bumalik ni Kaden para mag-slide. Kaya dito na lang sila naglaro. May pahiga-higa na si Kaden. At nakapagpahinga na ata ulit si Kaden kaya nag-slide na dito. Sobrang nag-i-enjoy ang anak ko dito sa paglalaro. Yung tipong parang nakawala sa lungga. Matagal na kasi bago siya bumalik para maglaro dito sa Kizona.
Kaya sinet talaga namin ang araw na ito para maglaro dito. Sa sobrang happy ni Kaden, napapasayaw pa siya. Diyos ko, ang sarap maging bata, palaro-laro na lang. Sige anak, i-enjoy mo ang pagkabata mo. I-enjoy mo ang paglalaro mo dito sa Kidzona. Sabi ko sa anak ko, gusto ko magpa-beauty. Kaya agad akong pumunta dito sa beauty parlor. Hindi ko alam, si Kaden din pala ang parlorista dito. Dahil gusto ko nang maiba naman, nagpagupit ako. Diyos ko, napakagaling maggupit ni Kaden. May pasuklay-suklay at spray pa siya. After na nga niya akong magupitan, plinansya na yung buhok ko. Diyos ko, ibang klase yung parlor dito. Napakaganda ko na. Talaga naman, highly recommended ko ang parlor na ito. Bukod sa sulit na ang bayad, dalawa pa ang mag-a-assist sa'yo. At sobrang bait pa ng staff nila. After ng oras namin sa Kidzona, hindi pa napagod si Kaden at naglaro pa dito. Diyos ko, mamayang gabi, bagsak ka na. Tinatanong ko nga si Kaden kung anong nilalaro niya dito. Diyos ko, hindi na siya makasagot dahil nakakonsentrate na dito. At pagtingin ko nga sa nilalaro niya, pinapatay pala niya yung mga dinosaurs. Kaya sabi ko sa kanya, bakit mo pinapatay ang mga dinosaurs eh friends kayo? Ay, nakakapagod din pala ang araw na ito. But thank you Lord, nag-enjoy ang anak ko at nag-enjoy din ako. Minsan, bigyan din natin ng quality time ang mga anak natin. Hindi lang yung puro trabaho. And that's it for today's video. Thank you for watching. Bye! Please follow, like, and share. Thank you!